Magandang araw muli sa inyong lahat. Ito na po ang pangatlong episode kung saan ay ibabahagi ko sa inyo ang linggong punong-puno ng mga gawain. Mula noong Lunes, Setyembre 6, hanggang Biyernes, Setyembre 10. Dapat natin ito ipagdiwang dahil ito'y nagbabadya ng pagbabalik natin sa normal matapos ang higit sa 2 taong pananalasa ng mapabuksang pandemic na COVID-19. Isang makabuluhang pangyayari hindi lamang sa lalawigan ng Davao Occidental, kundi maging sa buong bansa, ang pagpapalabas ng Executive Order No. 3, Series of 2022 mula sa tanggapan ng ating Pangulo. Allowing voluntary wearing of face masks in outdoor settings and reiterating the continued implementation of minimum public health standards during the state of public health emergency relative to the COVID-19 pandemic, na muling nagsasabi sa atin na talagang nalalapit na ang paglaya natin sa mapaminsalang pandemya na ito. Magsimula tayo sa Lunes. Inumpisahan natin ang ating wellness program sa buong araw ng Lunes na kung saan ay nabalot ito ng hiyawan at galawan ng mga manlalaro at taga-suporta. Isinabay din natin ang pagbubukas ng 122 taong pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary at ng National Teachers Month. We officially declare the National Teachers Month Celebration. Bago tayo tumugo ng tagum, nag-virtual regional mancom pa kami sa loob ng 1 oras. Sa usaping National Teachers Month, ito po ang dinaluhan natin kasama sina SDS Tony, Chief Felix, at Chief Jess sa Davao del Norte Division, na kung saan ginanap ang national kick-off na sinalihan ng mga kasapi ng EXICOM ng Department of Education sa pangunguna ni Vice President at DepEd Secretary Sara C. Duterte, na nagbigay ng video message alay sa mga guro sa buong kapuluan. At ito'y naka-stream live sa DepEd Philippines Facebook page. Katuwang ng pamahalaan ang ating mga guro sa paghubog ng mga kabataang Pilipino para makamit nila ang kanilang mga pangarap sa buhay at maging mga profesional at mga produktibong kasapi ng komunidad na magdadala sa bansa sa kinabukasan na hinahangad ng mga Pilipino. Hindi matatawaran ang dedikasyon, lakas ng loob at profesionalismo ng mga Pilipinong guro. Pinapatibay ng inyong pagmamahal sa bansa at pagmamahal sa mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga kabataan, ang mga pundasyon ng inyong profesyon. Ang inyong integridad ang nagsisilbing gabay ng mga kabataan upang yakapin nila ang mga turo at pangaral na magiging sandigan nila para sa pagtupad ng kanilang mga pangarap at makamit ng tagumpay sa buhay. Matapos ang mahabang biyahe mula sa Tagum, papuntang Malita, kinabukasan sa padada na naman ang punta natin kasama ang Division Executive Committee o DEXICOM para sa Commission on Audit and Trans Audit. Kasama ang 2 division office na Davao del Sur and Digo City, kung saan ay pinag-usapan ang gagawing pag-review ng lahat ng mga transactions ng buong sangay sa buong taon. Naging kasabik-sabik ang araw ng Huwebes dahil ito ang karugto ng wellness program na ginanap sa 3 venue sa Santa Maria, sa Jose Timbol Central Elementary School at sa Heracleo Casco Memorial National High School at sa munisipyo mismo. Nakipaglaban ang ating mga kampiyong atleta sa mga school heads at kawani ng munisipyo ng Santa Maria sa pangunguna ni Mayor Dinko Bautista. Biyernes na
at hindi pa rin nagpapahinga dahil ginanap ang kauna-unang face-to-face quarterly meeting ng Boy Scout of the Philippines, Davao del Sur Council, kung saan tayo ay kasali habang inihanda pa ang ating sariling council sa Davao Occidental. Mahalagang mga desisyon at pag-uusap ang aming ginawa para sa ating mga scouts. Isa pang napakahalagang gawain ang nangyari noong Biyernes na kung saan nabigay ng mga bags, school supplies at health kits ang GMA Kapuso Foundation sa kanilang programang Unang Hakbang sa Kinabukasan kasama si Ma'am Maria Cristina Dongka. So yung iba tumitila pa para sa ayuda ng mga school supplies, ito kami na po ang pumunta sa inyo. Dumper PT Day Party List sa panguna ni Congresswoman Dindi Bautista at Mayor Dinko Bautista ng Santa Maria. Sinamahan sila ni SDS Chief Jesus Lascuña at SOCMOB CEPS Elvira Labis. At yan po ang kabuuan ng linggong hitik sa mga mahalagang gawain. It was a tiring week, but serving all of you is worth it. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. To God be the glory.